Ikapito ng Enero, Martes, pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagdating ni Jesus sa Pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Nang umahapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Palisin mo sila nang makapunta sila sa mga nayon at bukid sa paligid at makabili ng kani-kanilang makakain." Ngunit sumagot si Jesus sa kanila, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sinabi naman nila, "At kami pa pala ang bibili ng tinapay, 200 denaryo, di ba? At bibigyan namin sila." Ngunit sinabi niya, "Ilang tinapay meron kayo? Sige, tingnan ninyo." At pagkatingin nila ay kanilang sinabi, "5 at may 2 pang isda. Kaya iniutos niya sa kanila na paupuin ng grupo-grupo ang makapal na tao sa berdeng damuhan. At naupo silang grupo-grupo, 100 at 50. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad para ibigay din nila sa mga tao. Gayun din naman, hinati niya ang 2 isda. At kumain silang lahat at nabusog, at tinipon nila ang mga natirang pira-piraso, 12 punong basket ang mga piraso ng tinapay, pati na ang mga piraso ng isda. 5,000 lalaki ang napakain." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kumain silang lahat at nabusog. Nag-alala ang alagad sa maraming taong sumusunod kay Jesus. Humahapon na at hindi pa sila kumakain. Sinabi nila kay Jesus ang kanilang pangamba, ngunit nagulat sila sa kanyang naging tugon. "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Saan nga naman sila kukuha ng makakain ng higit sa 5,000 katao? 5 tinapay at 2 isda lamang ang mayroon sila. Papaano nito bubusugin ang laksa-laksang katao? Hindi pa batid ng mga alagad noon na sapat na para kay Jesus ang kakaunting handog na ito upang maipakita niya ang kanyang kadakilaan. Kinuha niya ang mga tinapay at mga isda, nagpuri siya sa Diyos, hinati niya ang mga ito at ipinamigay sa mga alagad at mga tao. At kumain silang lahat at nabusog. Tunay na makapangyarihan si Jesus. Kaya niyang busugin ang lahat ng nagugutom. Darating ang panahon, iaalay ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Buhay na walang hanggan ang dulot ng pagkaing ito. Pagsasagawa, huwag matakot maghandog kay Jesus. Gaano man kaliit ang handog, kaya niya itong palawigin para makinabang ang marami.